Okay, so good afternoon po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Again, this is Pastor Jonathan Pascual from King James Bible Baptist Church. At we are going to have another Bible study from the book of Acts, now in chapter number 10. Okay po, so we are coming to you live from San Vicente, Tarlac City. No? And we are hoping that this lesson will be a blessing to many. At sana po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa oras nito. So again, we are here at King James Bible Baptist Church. At we are going to have a study on the book of Acts. No? Tayo po ay nasa chapter 10 na. Chapter 10. So at least po ay umuusad po tayo kahit na mabagal. No? Pero hopefully na ito pong mga study natin ay series of lessons. It is more about verse by verse study of every book in the Bible. And hopefully na ito pong bagay nito sa lahat po ng walang chance na makapasok sa Bible school, walang chance na makapag-access sa mga teachings at preachings dahil po sa ating mga nangyayaring mga quarantines, ay through this ay marating po, makarating sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Okay, sa ating mga first viewers, we have Brother Rogelio and we have Brother Nick Guarino sa ating mga kapatiran na ngayon po ay nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so let's start with Acts chapter 10, verse number 1. Acts chapter 10, verse number 1. So, may ask everyone to please pause for a while for prayer. Panginoong Diyos, nakilala sa lahat, pangunahan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa aming pong pag-aaral ngayong hapong ito. Salamat po sa lahat po ng aming mga kapatid na nananalangin, sumusuporta sa ganitong mga gawain at kanila pong isinishare ang mga videos. So God, please bless them, bless their families, bless their undertakings, and then bless their visions, Lord, ang kanila mga pangarap sa buhay, pagpalain niyo po. Salamat po kung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, Acts chapter 10. Amen. We have Sister, we have Pastor Samuel Rosales right now watching and Sister Sheila Andes. Okay? So, salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay, in Acts chapter 10, God honors Cornelius' prayers. This is verse 1 up to verse number 8. Now, if you go back to Acts chapter 8, God saved a Hamite. No? But you go to Acts chapter 9, and you're going to study the conversion of Saul, right? And then later on, pinalitan ang kanyang pangalan sa Bible into Paul. At we have the conversion of a Shemite. But in Acts chapter 10, we're going to see the conversion of a Japhetite, isang Caucasian. No? God is opening doors for the Gentile nations. At ito po yung mga opening doors. No? Ito yung mga simulain kung paano ang Diyos ay i-reach out niya ang mga Gentiles. Okay, so here, the first convert, of course, of a Caucasian is an Italian. No? Hindi po siya saved. Bagaman siya po ay may mga ginagawang mga prayers at meron siyang good works, but hindi po siya saved. It shows that salvation is not by works. Kasi nga, kung works ang pag-uusapan, isa na sa acceptable person itong si Cornelius. Tingnan po natin ang kanyang credential, spiritual credential. Tingnan natin, oh, yung kanyang mga ginagawa sa harap ng Diyos. Verse number 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. Called the Italian band. Okay, so you can see Acts 8:40 and Acts 21 verse 8 to have some understanding about this tungkol po sa lugar ng Caesarea. Acts chapter 8 verse 40. Acts 8 verse number 40. But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. So, na-mention na po yung lugar na yan, yung Caesarea.
And we have also in Acts chapter 21 verse 8. Tingnan po natin Acts 21 verse number 8. Acts 21 verse number 8. So this is a verse by verse study. Acts 21 verse number 8. Nasa Acts chapter 10 po tayo, verse number 1, no? Acts 21 verse 8. And the next day we that were of Paul's company departed and came unto Caesarea. And we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the seven, and abode with him. So we have there as an example na ito pong lugar na ito sa panahon ng ancient time ay active na, no? Busy na, buhay na buhay na. Okay, so in Acts chapter 10 we see the place Caesarea. Okay, and we have heard for the first time Cornelius, a centurion. What's the meaning of a centurion? If you're going to see that there are centurions in the Bible, Matthew 8 verse 5 to 10 as an example, Matthew 27 verse 54, another centurion in Mark 15:39, and Luke chapter 7 verse 2 to 5. We have also Luke 23 verse 47, and another centurion is in Acts 27 verse 43. In the Roman army, so isa siyang Roman army, a centurion was a captain over 100 men. So pag sinabi mong centurion, ang kanyang nililid ay 100 men. That would have been half of a rifle company in World War II. A tribune, okay, meron naman pong isa na leader, ang tawag po dito ay tribune, was over a cohort of 1,000 men. So kapag ikaw ay tribune, you're leading a 1,000 men. And a legate was over a legion, which is about 6,000 men. No? 6,000 men. So ikaw po ay, pag tinawag kang legate ka, you are leading a 6,000 men group. Alright, so siya po ay isang centurion. It means siya ay head ng 100 persons. 100 persons. Okay, siya po ay isang Roman army leader. Verse number 2, a devout man. Okay, so siya po ay sa salitang devoto, no? Pag sinabi natin isang religious group, sa isang religious group, merong mga devoto, no? Merong, siya po ay isang devout man. And one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. So God, through his scriptures, ay nakita po natin na ang tingin ng Diyos sa kanya ay isang taong may takot sa Diyos. Now remember, siya ay isang Roman army, and yet meron siyang takot sa Panginoon, buo ng kanyang tahanan, all of his house, with all his house, which gave much alms to the people. So siya po ay nagbibigay ng maraming mga tulong, no? Sabi natin parang abuloy o tulong, assistance sa mga mahihirap. And pray to God always. At siya po ay mapanalangin. Parang matatalo niyang maraming mga Kristiyano na. Pero in yet, kung makita po natin, dito po hindi po siya saved dito. Ah, hindi po siya ligtas. Hindi siya ligtas dahil siya ay isang debotong tao na may takot sa Diyos at nagbibigay ng mga limos sa mga tao. It doesn't mean na siya po'y nananalangin palagi sa Diyos, siya po'y saved. This will show that salvation is not by works in our time. Verse number 3, he saw in a vision, evidently about the ninth hour of the day, an angel. See that? An angel of God coming in to him and saying unto him, Cornelius. Now, you will see that verse number 3 shows an angel there, and an angel in verse 3 to 6, notice that an angel is not to preach the gospel. Hindi po siya para mag-preach ng gospel, and you can support that with Galatians 1:8, no? Na sa ating panahon, sa Christian age, walang angel na mag-preach. Okay, now in verse number 2, balik po tayo sa verse number 2, nakalagay po doon, and prayed to God always. So,
we have this person, Cornelius, praying to God always. Ibig sabihin, he's a prayerful person. At makita po natin na sa Luke chapter 7 verse 5, Malachi 1:11, Acts 10:22, as well as Acts 16:14-15, there are people like that, that they pray to God always. So the word always means all the way, no? Ibig sabihin, madalas, frequent. So this person has, this Cornelius has this credential, no? Siya ay deboto, siya ay may takot sa Diyos, siya po ay nagbibigay ng limos at nananalangin palagi. Now, pero pagdating sa verse 3, merong siyang vision na nakita mula sa, at ang vision na pong ito ay isang vision ng angel of God. Okay? At sinabi niya kay Cornelius sa verse 4, and when he looked on him, he was afraid and said, "What is it, Lord?" And he said unto him, "Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God." Okay? So, anong ibig sabihin ng memorial? You can check that in Romans chapter 2, verse 6 up to verse 7. Romans chapter 2, verse 6 and 7. Let's check this verse. Romans chapter 2, verse 6 and 7. Ano yung memorial na yun? Sabi niya, yung mga panalangin mo, sabi ng angel of the Lord o angel of God ay naging ano, naging memorial sa harap ng Diyos. Romans chapter 2, verse 6, "Who will render to every man according to his deeds, to them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life." Sabi ng Bible, yung God sa mga Gentiles na mga unsaved, sabi niya, "Who will render to every man according to his deeds." Ibig sabihin, the sinner needs mercy from God, not justice. Ibig sabihin, naawa ang Diyos kay Cornelius dahil sa kanyang kaputihan, katapatan, naawa ang Diyos. Pero hindi pa siya ligtas dito. Naging memorial, ibig sabihin, nakita ng Diyos, na-impress ang Diyos sa kanya, so gumawa ang Diyos ng paraan para po makita niya ang kanyang kalagayan sa Diyos at maligtas siya. Sapagkat maaring itong taong ito ay prayerful, pero hindi niya alam na outside pa rin siya doon sa grace ng Diyos. And he can only get the grace of God from by hearing the gospel and believing the gospel. That's the reason why sa istoryang ito, si Simon dinala ng Diyos papunta, si Cornelius dinala ng Diyos papunta kay Simon. Okay? So, minit niya yung taong merong alam sa gospel at yung taong mabuti na dapat maligtas dahil sa kanyang kabutihan. At hindi naman siya maliligtas sa kanyang kabutihan, mananatili siyang mabuti pero mananatili pa rin siyang unsaved. So, kailangan gumawa ng paraan, okay, ang Diyos. And God, through the vision, pinaalam niya ang patungkol kay Peter, no? So, this is a special attention na na-receive niya sa Diyos. Verse number 5, "And now send men to Joppa and call for one Simon," this is Apostle Simon, "whose surname is Peter. He lodged with one Simon, a tanner, whose house is by the seaside." So yung pong Joppa, kung tingnan natin sa map ng Israel, ito po yung malapit sa karagatan, Joppa. Doon po nakatira si Simon. Kasama ni Simon, a tanner, whose house is by the seaside, he shall tell thee what thou oughtest to do. Yun po, no? Itong oughtest to do, ibig sabihin po, hindi po ito para siya po ay gumawa ng mabuti pa, no? No. This is how he's going to listen to the preaching of the Word of God, the right gospel na dapat niyang marinig. At kung anong gagawin niya, doon sa gospel niyang maririnig, no? Sabi niya, "And he shall tell thee what thou oughtest to do." Acts chapter 10, verse 7, "And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants and a devout soldier of them that waited on him continually. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa." So tumawag ngayon siya ng kanyang mga servants, two of his household servants, and a soldier, at pagkatapos ay pinadala sila doon sa lugar ni Simon Peter, no? Now, the preparation of a reluctant missionary. Verse number 9,
up to verse 18. So tingnan naman natin doon sa side ni Peter, no? Habang ang Diyos nagdi-deal siya doon kay Cornelius, now God is also dealing with Simon Peter. Verse number 9. On the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour. Okay, itong sixth hour pong ito, this is the time for the noon meal, which is 12 o'clock. 12 o'clock. So ito po, ang itong sixth hour, this is a Jewish time, no? It's a Jewish time. So you consider that also, you consider also reading Matthew 27:45 to show you that the sixth hour is the 12 o'clock in the afternoon, no? Tatanghali ang tapat, sabi nga natin, no? Verse 10, and he became very hungry. Talagang nagutom po siya. And would have eaten, but while they made ready, hinanda na po yung pagkain, he fell into a trance, no? Parang equivalent siya, para bang he's in sa mga drugs kasi, tinatawag nila dyan, yung mga gumawin ng drugs, hallucination, no? Pero yung trance na ito, para isang equivalent din siya ng vision. Nakakita siya ng isang bagay na pinakita ng Diyos. He fell into a trance. Verse 11, and so heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth. So he saw heaven open. Nakita niya yung langit na buksan. At may sisidlan, sabi niya, a certain vessel descending unto him. So pababa ito, ang vessel na ito, no? At ang anyo ng vessel na ito ay isang great sheet knit at the four corners, no? Parang, it's like a flying carpet, and let down to the earth. So bumaba itong great sheet knit. Verse 12, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts and creeping things, and fowls of the air. So nung bumaba itong great sheet na ito, mga pagkain pala ito. Tandaan natin, ha? So kakain na sila ng pananghalian nila. Biglang very hungry siya, biglang nagkaroon ng trance. Now, doon sa pinakita sa kanya ng Diyos, nakita niya at ibang-ibang klaseng mga four-footed beasts of all the earth and wild beasts. So maaaring luto na ito, pagkain na kasi nasa isip ni Peter, no? With creeping things and fowls of the earth. Mga luto na ito. At doon sa voice, narinig po niya, and there came a voice to him, Rise, Peter, kill, huh? And eat. Ibig sabihin, that's the time that he's going to kill, no? So, hindi pa pala ito luto. So, verse 12, sabi niya, all manner of four-footed, tapos kill. Ibig sabihin, papatayin pala, no? And eat. So, ito po yung mga four-footed beast. Ano ito, mga ito? Tingnan natin sa answer ni Peter. But Peter said, no, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. So bilang Hudyo, meron pong mga bagay na hindi nila kinakain, no? Bilang Jews. At dito po, ang pinakita ng Diyos sa kanya ay mga pagkain bawal sa kanila. Pagkat sabi niya, but Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. So unclean ito. Sa kanila, ito mga unclean animals. Of course, pwede natin i-check ang Leviticus chapter 11, no? To show you that there are unclean animals, no? Okay, now, you can check as a cross-reference 1 Timothy 4, verse 3 to 5, to show you the difference of the Old Testament and the New Testament program. Makita natin sa 1 Timothy chapter 4, verse 3 to 5. 1 Timothy chapter 4, verses 3 to 5. Okay, go with me in 1 Timothy chapter 4, verses 3 to 5. If you have Bibles with you, okay, basahin po natin sa 1 Timothy 4, verse 3 to 5. Ito po, no? Makita natin, kay Peter, unclean ito. Sapagkat di pa niya alam yung transition na nangyayari, no? From Jewish economy to church, from Old Testament to the New Testament, okay? From salvation by works into salvation by grace.
Okay, now, kita natin, no, sa panahon ni Paul, dahil ang doctrine po ay settled na, binanggit po niya ito, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. So, nakita po natin na itong position ni Peter na ito, sa Acts chapter 10 verse 14. Ito yung time na hindi pa nila alam yung program ng Diyos, no? Hindi pa nila alam yung program ng Panginoon. Kaya nga hindi niya tinanggap yung binigay ng Diyos sa kanya sa verse number 13 and 14. At ang sabi niya, unclean ito. Verse 15, and the voice spake unto him again the second time, what God hath cleansed, that call not thou common. Ibig sabihin, itong mga pagkain ito, cleansed na sila. Nilinis sila ng Diyos. Ibig sabihin, being unclean, being common, they became clean. It means sabihin, they are ready to eat, they can be eaten by Peter. Verse 16, this was done thrice. No? So, mahilig talaga sa tatlong beses si Peter. No? This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. So itong trance na ito, na nakita po niya, yung isang great sheet, neat, na bumaba, na punong-puno ng mga iba't ibang klase mga hayop, ay nagsalita muli ang voice, at ito po ay tatlong beses nag-appear. Tatlong beses niyang narinig. This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. So after three times, kayo makikita yung pong vessel. Now verse 17, now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. So ready to eat na siya, at pinakita po sa kanya yung trance, pinakita po sa kanya yung great sheet neat na punong-puno ng mga pagkain, punong-puno ng mga hayop na pinakakain sa kanya. Now, during the time na nandun pa po siya doon sa point na yon, okay, ay bigla pong may mga taong dumating. At ito po yung mga sinugo ni Cornelius. Ito yung sinabi kanina na mga pinadala ni Cornelius sa verse number 7. Okay, now nakarating na po sila, no, yung mga servant ni Cornelius doon sa tahanan ni Simon, and stood before the gate. Verse 18, and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. Think about this. Hindi kilala ni Cornelius itong si Simon Peter. Hindi rin nila alam na mayroong ganitong tao na meron ding dealing sa Diyos. No? Hindi nila alam. So this is how God works. You know, I've seen that this moment of time can be repeated. At pwedeng ang isang tao na mabuti sa harap ng Diyos, ang Panginoon siyang magliligtas sa kanya by sending a missionary, by sending a pastor or a soul winner. Kaya po may mga nasisave na talagang ang Panginoon ang gumagawa ng paraan. Now, this is not being an electionist, no? Hindi po ito. This is to show you that ang isang tao, kahit po gaano katapat siya sa kanyang reliyon. Okay? Bukas mo lang, brother. Kahit gano'ng katapat siya sa kanyang religion, then he can be lost. Ayun yung point dito, no? Hindi natin pinupunto dito na ang tao po ay elected to salvation. Hindi po. Okay? Actually, ang pinaka-explanation dito is that you're going to see that the preaching of the gospel is more important than anything else. No? Okay, verse number 17. Now, while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. Verse 19, this is dealing with a pious, religious, unsaved Roman Catholic. Sabi natin, itong si Simon, okay, itong si Cornelius is an equivalent to a Roman Catholic religious person. Equivalent po siya. Unsaved. Verse 19, while Peter thought on the vision,
The Spirit asked to him, "Behold, three men seek thee." So it is the Holy Spirit again who told him. Verse 20, "Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them." See, so it is the Holy Spirit that directed Peter to save or to rescue or to witness Cornelius, "for I have sent them." Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius, and said, "Behold, I am he whom ye seek. What is the cause wherefore ye are come?" So alam na ngayon ni Peter, okay, itong mga taong ito, hinahanap siya. So kinwestiyon niya ngayon itong mga taong ito. Sabi niya, "What is the cause wherefore ye are come?" Verse number 22, "And they said, Cornelius, the centurion, a just man, and one that feared God and of the good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house and to hear words of thee." Okay, so nirehearse dito kung paano ang Panginoon ay nakipag-usap kay Cornelius sa verse number 1 up to verse number 8. So nirehearse. Verse 23, "Then called he them in and lodged them." Okay, pinapasok sila, pinag-stay sila. "And on the morrow, Peter went away with them." So kinabukasan, ay umalis sila kasama si Peter. "And certain brethren from Joppa accompanied him." So grupo na po sila, no? Grupo na sila. Sa verse 23, six brethren accompanied Peter. Acts 11:12, making seven. Add to this number the three men whom Cornelius sent to fetch Peter in verse 19, and you get 10. Acts chapter 10, then we have 10 person here, and you get 10. 10 is the Gentile number, okay? And Acts 10 is the chapter where Peter opens the door of the gospel to the Gentiles, referring Matthew 16:19, okay? Vaticanus destroys the connection by substituting two men for three in verse 19. So the number comes only 9. So yun ang ginawa po ng Vaticanus. So yun ang po isang Greek na corrupt na manuscript. Okay, so let's continue. Verse 23, "Then called he them in and lodged them, and on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him. And the morrow, after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends." Tatanda natin, ha? Tinawag ni Cornelius, he called together his kinsmen, yung mga kamag-anak niya, at ang kanyang mga kaibigan. So now, we have 10, ha? Nagbiyahe papunta doon sa place ni Cornelius. Now, pagdating kay Cornelius, he called his relatives and his friends. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. Nagsamba itong si Cornelius. Sabi sa verse number 25. All right? Okay, now, kung inyong makikita, itong pagsamba na ito ay hindi tinanggap ni Peter. This will tell you that ang worship should be ascribed only to God. Pero makita natin, ha, sa panahon na si Christ, kahit nung siya ay child pa lang, ay binaworship na. Kahit nung siya ay babe in the manger, binaworship na. Hanggang sa lumaki. Now, it means that Jesus Christ is God. Because Peter here had the right attitude. Sabi niya, "But Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man." Okay? Tumayo ka sapagkat ako rin ay tao. So hindi mo ako sambay, dapat sambayin. Verse 27, "And as he talked with him, he went in and found many that were come together." Ayan na, no? So habang nag-ipag-usap si Peter kay Cornelius, he went in and found many that were come together. So maraming tao during ng kanilang meeting. Verse number 28, "And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew
to keep company or come unto one another nation, but God hath showed me that I should not call any man common or unclean. So he found out the lesson doon sa trance na nakita po niya ng mga bagay na hindi niya kakainin o kinakain. At dito, binanggit niya doon sa verse 28. Ito ang purpose ng Diyos. Na bagaman siya ay Hudyo, alright? So dahil sinabi ng Diyos, you go to them, okay? Yung nilinis ko, hindi na masasabing common or unclean. So now is the time wherein God is opening doors for the Gentiles to be saved. And the Jews, yung mga converted Jews, sila yung mag-win sa kanila. Yun ang start po ng Christianity. The Jews first, and also papunta doon sa mga Gentiles. Okay, so this is a good lesson. Mga kapatid, sa lahat po ng nanonood, this is a good lesson how you're going to understand that there was a transition that happened. Makita natin sila Peter, hindi po sila punta sa mga Gentiles. So they're just staying at Jerusalem and then just preaching the gospel, preaching or reaching the Jews, not the Gentiles. You will see that there's a falsehood or false teaching that yung mga Old Testament saved people are saved, same as what happened to the New Testament. Hindi po, mga kapatid. Ang mga Old Testament na tao na naligtas ay hindi po sinaligtas katulad natin. Tignan nyo na lang po ito. Ah, si Peter ay apostol na. Pero and yet, hindi po siya nagpipreach sa mga Gentiles. This will show you that Peter and the rest of the apostles are reaching only the Jewish people. And ito yung time that God is giving them the chance for the kingdom. You will see that in Acts 7, sa panahon ni Stephen, totally dinejecta ng Israel. Okay, nananakotila sa Jerusalem ang ating Panginoon. At makita natin that God is now moving to another era or dispensation. Okay, now, verse number 29, therefore came I unto you without gainsaying, and as soon as I was sent for, I asked therefore, for what intent ye have sent me? Okay, so yung word na gainsaying meaning, without giving any argument or answering back. Without giving any argument or answering back. Okay, yun ang ibig sabihin ng gainsaying. Therefore came I unto you without gainsaying. As soon as I was sent for, I asked therefore for what intent you have sent for me. And Cornelius said, ito na yung sinasabi na ni Cornelius yung reason kung bakit pumunta siya doon. And Cornelius said, 4 days ago, I was fasting. 4 araw na nakalipas. Until this hour, and at the 9th hour, I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. Okay, so nire-rehearse niya ngayon yung kanyang experience. So yung word of fasting po was removed from the modern corrupt translations. Yung word na fasting. Here, kita natin yung reason kung bakit talagang ang Panginoon Diyos ay malapit kay Cornelius bagaman di pa po siya ligtas because of his devotion as well as yung kanyang mga practices. Dito makita natin that he was fasting. Okay? He was fasting. Verse 31, and said Cornelius, thy prayer is heard and thine alms are had in remembrance in the sight of God. Send therefore to Joppa and call hither Simon, whose surname is Peter. He is lodged in the house of one Simon, a tanner, by the seaside, who, when he cometh, shall speak unto thee. Immediately, okay, so ito po yung nare-rehearse ngayon, yung experience ni Cornelius, kung bakit nakarating siya kay Peter. Verse 33. Immediately, therefore, I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now, therefore, are we all here present before God, to hear all things that are commanded to thee of God. To hear all things that are commanded thee of God. Now, tingnan po natin yung verse 34. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Makita natin dito, sinabi niya yung no respecter of persons because he's now, Peter now is seeing by himself, seeing and experiencing something na hindi pa niya na-experience at nakita. Ano yun?
yung dealing ng Diyos sa mga Gentile. Kasi ang alam nila po, ang salvation is only for the Jewish people. But here, crystal clear sa mata at paningin at pangunawa ni Peter that God is changing the course from Israel. Yun lang ang concentration dapat ng Diyos sa kanya, yung first coming, sa kanila lang dapat. Now, God is changing His plan. He's now going to reach the Gentile world. And ito po yung opening door. Ito yung pagbukas ng opportunity na ito. Sa Acts chapter 10. Kaya napakaganda po ng Book of Acts sapagkat it will tell us how yung gradual change ng event. Okay, verse 34. Then Peter opened his mouth. Ayan na. Pipreach na siya. And said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Alright. God is certainly a respecter of races. Genesis 9:26, Exodus 2:25, and moral conduct, Psalms 138:6. The expression, no respecter of persons, is never connected with racial equality or with secular politics. Hindi po ito. No? Dito, yung sinabing word na respecter of person, it means this is about salvation. At ang sabi niya sa verse 35, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. So, explain po natin yung word na accepted. Cornelius is accepted in the sense of Romans 2, verse 6 to 7. He gets a chance to hear the truth. The verse does not say Cornelius was saved, although all the Catholics and Campbellites teach that when expounding the verse. So here, Cornelius is accepted in the sense of Romans 2, verse 6 to 7. That's how God's dealing with the Gentiles. Okay? At ang mga Gentiles kasi ay, alam po natin, dahil outside sila sa Israel, okay? At ang plan kasi ng Diyos, una, yung establish ang kanyang kingdom. But since Israel rejected the Lord, okay? So, na-transfer ngayon ang pag-preach ng gospel at ito po yung gospel of the grace of God to the Gentile world. Romans chapter 2, verse 6 to 7. Now, ito po yung word na accepted. Dito siya mabagsak sa verse 6 and 7. Who will render to everyone according to his deeds. So, render, ibig sabihin, merong reward. May sukli ang Diyos sa mga kabutihan na ginagawa ng mga Gentiles. That's the reason why siniligtas ng Panginoon itong si Cornelius. Now, tingnan po natin yung tuloy-tuloy na kwento. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. So, yung word accepted dito, hindi po salvation ito. So, ito yung recognition ng kanyang kabutihan. Verse 36, the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all. Okay? So, verse 37, that word, I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism of John, after the baptism which John preached. Okay? Now, yung pong preaching na nakalagay po sa verse 36, ay makita po natin yan sa Acts 8:4. Ito yung equivalent verses niyan, Acts 9:20, Romans 1:15, Romans 10:15, 1 Corinthians 1, verse 21, and then chapter 2, verse 3 to 4. Okay? Yung word na preaching. Okay? And then yung word na peace, cross-reference niyan ay Matthew 10:13. Okay? So, yun po, no? Yung mga verse 10. Pag-aralan niyo na lang po. Makita ninyo na God is now opening doors to the Gentile. And there's something happening here. Pag tinuloy po natin yung pagbabasa. Verse 37, that word I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So now he's telling them his experience and his knowledge, okay, about Jesus Christ. Okay, kasi nakita niyang nabuhay ang ating Panginoon.
Okay, verse 39. And we are witnesses of all things. So in word na we, those are the apostles. And maybe some witnesses. And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Okay? So makita po natin sinasabi ni Peter that how they rejected the Lord in his first coming. Verse 40, him God raised up the third day and showed him openly. So yan po ibinanggit sa 1 Corinthians 15, yung resurrection ni Cristo. Sabi niya, God raised up the third day, so that's the Lord Jesus Christ, and showed him openly. Okay? Nagpakita si Cristo, yung resurrected Christ. Verse 41, not to all the people, but unto witnesses chosen before God, even to us, yung mga Hudyo, who did eat and drink with him after he rose from the dead. So itong 12 ito, pinili ng Diyos, no? Okay? Sabi niya, sa verse 41, not to all the people, but unto witnesses chosen before God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. So, yung resurrected body, iinom pala at kumakain. Okay? At makita po natin yan sa John 21, verse number 14. Okay? And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge, capital J, of quick and dead. Now, he's going to be the judge. That's the white throne judgment of the quick and dead. Alright? To him give all the prophets witness that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sin. So he's now telling a New Testament salvation. No? Sabi niya, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Okay? Explain po natin konti yun. Sa verse number 43, nakalagay po doon salitang that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. John R. Rice and Curtis Hudson, ito po yung mga well-known preacher ng mga Baptist circle, both quoted this verse to prove that men were saved the same way in the Old Testament as they are in the New Testament. They both believe that all the prophets preach forgiveness of sins through the name of Jesus Christ. Okay? Jesus Christ's name was not even revealed in the Old Testament. How can you preach the name of Jesus Christ? You can check Judges 13:18 and Proverbs 30, verse number 4. No prophet in the Old Testament ever said anything about anybody getting remission of sins through Jesus Christ. In a prophecy such as Isaiah 53 that is clearly about Christ providing remission of sins, the name of Jesus Christ is not even mentioned. Peter is saying that the prophets witness of the person and work of Jesus Christ, and that if Cornelius and his household will believe Peter's preaching in Christ's name, they will be forgiven of their sins. When it came to the Old Testament prophets, Peter makes it clear that they did not understand what they were prophesying. Tama yun. 1 Peter chapter number 1, verse 11 to 12. So, yung verse 43 doesn't mean that the Old Testament is saved, or were saved, the same with the New Testament saints. That's not the message of verse 43. Okay, God interrupts Simon Peter's Pentecostal invitation. Verse 44 to 48. While Peter yet spake these words, habang nagsasalita si Peter, the Holy Ghost fell on all them which heard the word, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. You see that? So makita natin, wala pang mga Gentiles, okay, na necessary since Acts chapter 2. Start lang yan sa Acts chapter 8. So makita natin na namangha sila sapagkat yung Holy Ghost ay dumating sa mga Gentiles. Of course, ang alam lang nila, sila na mga Hudyo ang tatanggap ng gift of the Holy Ghost. But right now, habang nangangaral si Peter, nakita po nila yung mga nandun, present na mga Hudyo, dumating sa kanila yung Holy Ghost.
How did they know? Verse 46. For they heard them speak with tongues and magnify God, then answered Peter. Okay, sabi nila, narinig nila ang mga tao na nagsalita ng ibang wika. Okay? And magnify God, then answered Peter, can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Gusto ko lang po bigyan ng pansin ito, mga kapatid. Dito, binanggit po ng Bible na ang baptism po ay sumunod sa kaligtasan. Hindi po sila naligtas dahil sa water baptism. Kaya makita nyo, pagpunta kayo sa Acts 2.38, diba? Sa Acts 2.38, iba po yung program. Kaya hindi po pwedeng nakapunta lang tayo. Sa Bukapak, sa transition period dito, hindi ka dapat mag-settle ng issue ng salvation dito. Nag-move ito at nagbabago eh. Tignan ninyo, Acts 2.38. Kung i-compare po ninyo yung Acts chapter 10, tignan ninyo po. Acts 2.38, sabi niya, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Alright? Anong mauna? Baptism. Sino kausap dyan? Mga Jews people. So ito mga Hudyo na pinako nilang Panginoon, pinagsisi sila, okay, ni Peter. Sabi niya, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So bago ka makareceive ng gift of the Holy Ghost, mabaptize ka muna. Pero kakaiba sa Acts chapter 10. Dumating na yung Holy Ghost sa kanila bago pa sila i-baptize. Now this is a Gentile baptism. Dito po yung ating pattern. Kaya nga kapag tayo nagbabaptize, we ask people kung talagang ligtas na sila. Kasi nga, hindi ka pwedeng magbaptize nang hindi saved. Baptism of water is a picture of a true salvation. Ano ba yung true salvation? Ang true salvation is that you were dead with Christ, you were buried with Christ, and you were resurrected with Christ. Okay, they heard them speak with tongues and magnify God, then answered Peter, can any man forbid water that they should not be baptized? Kung makita natin, parang katulad din sa Acts 8.37, di ba? What hinder me to be baptized? If thou believest with all thine heart, thou mayest. Sabi niya, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So yung believer, sila lang po talaga ang right candidate na mababaptize ng water. Dito po, ito yung formula natin ngayon. Dapat po, save ang tao bago po siya i-baptize. Ganito po nangyari dito. Can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? So makita natin yung Acts 2.38, kakaiba naman. Para po sila makatanggap ng Holy Spirit, they have to be baptized first. But those persons are different persons because they are Jewish people. Okay? Ito naman po mga Gentiles ito. Kaya iba-iba salvation sa Book of Acts, no? Can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord, then prayed they him to tarry certain days. Okay? So makita po natin sa verse 47, cross-reference Acts 9, verse 17 to 18, where Paul is already saved and has the Holy Spirit. Paul does not get baptized to receive the Holy Ghost. He is baptized and then filled with the Holy Ghost. No one, after Acts 2, gets the Holy Spirit when he is baptized in water. Everyone who gets baptized from Acts 8.37 onward, with the exception of some disciples in John 19, okay, na-baptized ni John the Baptist in Acts 19, verse 6, gets Holy Spirit by faith. Galatians 3 verse 8, Galatians 3 14, Galatians 3 22. So na-receive natin ng Holy Spirit by faith, not by water baptism. Okay, verse 48, the Lord here, so verse 48, is the name of the Father. Sapagkat ang Father tinawag din siyang Lord, ang Son tinawag siyang Lord, ang Holy Spirit tinawag siyang Lord. Sa 2 Corinthians 3:17, si Jesus tinawag siyang Lord sa Philippians 2 verse 11. At yung Father tinawag na Lord sa Jude, verse number 5. Okay? So yung Lord dito, ito yung triune God. Ito yung three person in one God, yung Lord dyan. The name of the Lord. Because lahat po sila, ang name nila ay Lord. Okay? Alright, so
The Lord is the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. So this baptism is the Gentile baptism of Matthew 28:19. Cornelius is a Gentile. By adding the name Jesus to this baptism, the new Bibles have converted it to Peter's Jewish baptism. Tama nga naman, ba? Pagka pinalitan mo yung Lord at ginawa mong Jesus dyan, ang mangyayari dyan, yung verse 48, katulad ng Acts 2:38, na hindi naman yun ang gusto niyang ipaalam sa atin. Ito yung salvation ng mga Gentile. Ito yung formula ng ating water baptism. Okay? So, pag binago mo yan, sinira niyo po, sinira nila yung tamang application ng mga verses. Okay, so we are done with Acts chapter 10. And hopefully, sa dami po ng ating mga sinabi dito, ay meron pong na-retain sa inyo at natuto po kayo. That is my desire. Okay? So, Acts chapter 7, sa time na matay si Stephen doon, sapagkat the nation Israel rejected Jesus Christ and the kingdom. And then Acts chapter 8, nag-open na ng door para sa isang Hamite, isang Ethiopian eunuch. Nasave po siya, hindi sa water baptism, nasave siya by believing Jesus Christ. Pagdating sa Acts chapter 9, ito naman yung Shemite na nasave. Hindi siya nasave dahil na water baptized siya, nasave siya because he believed the Lord Jesus Christ. Acts chapter 10, nasave siya hindi dahil sa religious, pious character niya, nasave siya because narinig niya ang gospel na pinreach ni Peter. Okay, so paano masave ang tao ngayon? Ito po tayo sa Romans chapter 10. Diba? Romans chapter 10. Ganito po, mga kapatid, yung salvation ni Cornelius. Siya po ay nakarinig ng preaching. Hindi po siya inilek. Ha? Bago siya makarinig ng preaching, siya po ay sabihin natin na nasave po siya according po doon sa Acts chapter 10 na hindi katulad ng Acts 2:38. Okay? So, ano ang preaching natin ngayon sa church age? Ang preaching natin ngayon sa Acts 16:31, makita nyo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So, we are not saved because we're doing good works. We are saved because God did the job. He finished the work. So, salvation is now a gift according to Romans 6, verse number 23. Okay? So, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay? So, if you're going to see in Acts chapter 10, yan po yung open door upang sa ganon, yung gospel sa mga Gentile ay may pangaral na. So, we have a different gospel sa Matthew 10, no? That's the gospel of the kingdom. But here, the gospel that will be preached, makita nyo yung masesettle yan sa Acts chapter 13, is the gospel of the grace of God. Okay? So, we need really a division of the Bible. We really need the principle of right division para maintindihan po natin. Hindi magkakaroon ng transition period kung hindi tayo mag-apply ng right division. So, dito ina-apply natin yung right division. Iba yung preaching sa Acts 2:38 sa preaching sa Acts chapter number 10. Okay po. So, God bless po. At tayo po ay manalangin na dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa study namin, Panginoon Diyos. Salamat po sa mga viewers. Salamat po sa kanilang mga pagbati, mga comments. Salamat po, Ama, sa kanilang prayers na ginagawa. Hindi po naghihinto upang sa ganoon po ang mga ginagawa po naming mga frontliners sa spiritual battle ay magtagumpay. O God, pagpalaing bautis sa amin, sa aming pag-iwahiwalay, panandalian through this platform, Lord. Tulungan niyo po kami sa mga next videos na ito po ay lalong pang maging paraan, tool, Lord God, para po maliwanagan ng tao ang kagustuhan mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, for everything that you have done in our lives. In Jesus' name, amen, amen. Okay? The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. God is good all the time. Okay, so maraming salamat po kay Sister Angel, kay Brother Michael, alright, and kay Jewel Bartolome. Thank you for watching. Sister May Banag, Ralph De Leon, and Pastor Noel Villanueva, Sister Jam Jam, Yen Neri,
Sister Sheila, Sister Joyce sa Hong Kong, okay, Brother Michael Angelo, Sister Anna Buka, good afternoon po. And we have also Sister Honey Saikon, good afternoon po. Mer Amethyst, good afternoon. And then Aging Bohe, good afternoon, Brad. Okay, and Sister Ersi Barga sa UK, good afternoon po. At Pastor Gilbert Porcales, good afternoon po sa inyo. And we have Brother June Balistoy, Sister Nomi Vergara, good afternoon, Sister. And then Sister Rems, Ma'am, good afternoon po sa inyo. And also, we have Pastor Samuel Rosales, Sister Sheila Andes, and we have Brother Nick Guarino, Rogelio Estepa. Okay po, salamat po sa inyong ano, sa inyong pagsubaybay. We have also Brother Levy watching right now. Amen. At sa lahat po ng ating mga hindi nabati, God bless po sa inyong lahat. To God be the glory po. To God be the glory. Next video po, no, mamayang gabi, we have a Bible study. At itutuloy po natin yung seven mysteries. At hopefully na madagdagan pa ang ma-enhance pa. May mga basic na tayong nalalaman. So ma-enhance pa ito. Okay po. Amen, amen.